everyone for this interview. I have with me Mr. Continental International 2022, Melmar Carcido of Lipa City. Hi, Melmar. Hello po. Hello everyone, di ba? Melmar, para na sa, well, knowledge ng ibang tao, lalo yung mga nanonood sa akin, ano, tell us something about yourself. Ano, sino ba si Melmar Carcido? Hello po everyone, I am Melmar Carcido, 21 years old, and nag-aral po ako sa LTU Batangas. Ang course ko po ay BS in International Travel and Tourism Management. Oh, okay. Since nasa eskwelahan ka pa, sumasali ka po talaga sa pageants, di ba? Yes po. Bakit na-attract ka sumali sa pageants? Usually di ba babae mang sumasali? Yes. Ate mo, okay lang. Pero bakit na-aliw pang sumali? Ayun po, na parang gusto ko din po sumali sa mga pageants po kasi being student leader po, I saw male pageantry as a privilege po as I to empower the youth that being young is not a hindrance po sa pag-show ng better pag-achieve. Yes po. Tapos Melmar, nirepresent mong Philippines at nanalo ka bilang Mr. Continental International 2022. Kumusta yung journey mo doon sa pageant na yun? Ayun po, ang naging journey ko po sa pageant na rights na yun po is ayos naman po, sobrang madami po ako natutunan. And ayun po, kasi iba't iba pong bansa yung kalaban ko. It means iba't iba din po yung mga culture and traditions namin. Sino yung first runner-up mo? Ang naging first runner-up po is Malaysia po. So, ibig sabihin siya yung matindi mong kalaban? Yes. Kumusta siya? Hindi naman siya naging nega sa'yo? Kaibigan mo ba siya? Sa totoo lang po, ano po siya, ibang group of friends po siya. Hindi ko po siya masyado close. Pero nakakabit, goods naman po, or English to know po. Pero, ayun nga po, medyo na ano lang din po ako sa kanya kasi parang na... Meron bang pambubuling ginawa? Wala naman. Naano lang po ako sa kanya kasi ang ganda ng katawan niya. Parang na-insecure po ako sa kanya. Kasi sobrang build po ng abs niya, yung chest niya. As in buff na buff po siya. So, tapos ikaw lean, model na yes, model po. ang di ba? Nagmo-model ka rin Melmar, di ba? Sa tingin mo ba yung experience mo sa pagmo-model nakatulong sa pag-develop ng personality mo? Yes po. Sobrang naging laking tulong ko ng modeling ko po sa ipagsali ko sa pageant. Dahil sa pag-model ko po, parang mas alam ko na po paano lumakad ng tama. And so po pala magpasalamat po kay Tutoring Lazaro dahil siya po yung naka-discover po sa akin sa modeling industry. Mm-hmm. And siya din po yung nagturo po sa akin kung paano mag-proper posture, paano po yung tamang lakad. Mm-hmm. And ayun po. Tsaka sinusuportahan ka sa mga pag-show-show, yes, di ba? Oo. Ano naman ang future plans mo, Melmar? Ano yung mga future plans mo sa pageant? Meron ka pa ba ibang plano? As of now po. Alam mo naman, naglipa na ang pageants dito sa atin. Yes, diba? Sobrang dami na po yung pageants. Oo, ano pa bang plano mo? Meron ka bang ibang gusto mo sabihin? As of now po, ginagampanan ko lang po muna ang training po as a Mr. Continental International. And after po ng training ko is mag-focus na po ngayon sa modeling po. Parang hindi na po ako sasali sa pageantry kasi nanalo ka na naman. Yes. International title pa. Ano, paano mo nakikita yung sarili mo as a model sa pag sa kalauna ng panahon? Paano ka bilang modelo? Ano bang plano mo? Ayun po. Nakikita ko po sarili ko po sa tulong niyo po, Direk Atan, na magiging mas successful po ako sa modeling industry. And sa tulong niyo po and ni Tito Ray, mas magmamod pa po ako as a person sa dito po sa industry ng modeling. Meron ka bang tinitingala sa modeling o sa pageantry na masasabi mong idolo mo? Ang una ko po talaga naging idolo is mga kapatid ko. Oo. Simula po sa ate ko, Kuya Melgan, Kuya Kevin. And sila po yung tinitingala ko po sa modeling industry kasi sila po yung nag-influence po sa akin na sahakin po itong modeling. Kung kunwari, may kakausap sa iyo mga batang lalaki, alam mo na yung mga 10 years old, mga batang ganun. Kasi alam mo ba ang audience ko dito, 14 to 25. So dinalala yun, baka may, you know, mag-message. Kung kunwari gusto na, Kuya Melmar, paano ba maging si Melmar Carcido? Anong advice ang masasabi mo sa kanila? Magiging advice ko lang po sa mga gusto kong lumaban din ng pageant and modeling is, rule number one po is be humble. And dapat po,
matuto tayo magpakumbaba and huwag po natin tignan ng aking sarili ng mataas or model ako, ganito. Dapat po, humble lang pa rin tayo. And second point, dapat po committed po tayo sa ating mga ginagawa. And kung gusto po natin mag-modeling, then practice our proper posture, practice our lakad, and ayun po, dapat po, alam din po natin ang ating personal hygiene. Maging mag-balance po. Correct. Sa punto ito ng buhay mo, nagka-international title ka na, nagmo-model ka na, paano mo i-describe yung sarili mo sa puntong ito? Madi-describe ko po ang sarili ko po sa punto po ito is I am committed po as a person and I want to achieve more po sa mga kasi madami po talaga akong goals and madami po akong plans na gusto po ma-achieve. And sa tulong po ni Derek Katanga, and Tito Ray Lazaro. At nakikita ko po talaga na malapit na po ma-achieve yung ilang plans ko po. Plans mo, yes. So, makatanong po lang. Sabi mo, ini-emulate mo yung mga kapatid mo. Yes. Diba? Ngayon, gusto ko malaman, anong reaction nila sa lahat nitong ginagawa mo sa pageantry, sa modeling, especially yung parents mo? Anong reaction nila? Nag-reaction po nila nung nanalo po ako at sumali po ako sa pageant or international pageant po is sobrang naging proud po sila, syempre dahil ako po yung naka-commit ng title po. And supportive naman po sila na kahit anong journey tahakin ko is lagi po sila naka-support. And ayun po, thank you po sa family po. Yun. Tapos ngayon, matanong lang kita, 21 years old, international pageant winner, gaano ka nakakontento sa buhay? Gano'n po ako contento. Actually, hindi pa po ako contento sa ngayon po eh. Kasi madami pa nga po talaga akong goals and plans na gusto ko pong ma-achieve. Ayun po. Kaya sa ngayon po, hindi pa po ako contento. And I want to be more po and to be better person po. I want to out of my comfort zone pa rin po. Para mas mag-grow ka sa person. Ayan, mga kids na nanonood, pwede yun. Come out of your comfort zone, di ba? So Mel Mark, salamat. May show po kami dito ngayon sa Lipa. Kaya na-interview ko po itong si Mel Mark. At model ko siya mamaya. Kaya thank you for this interview. Alam ko medyo kagagaling mo lang sa Baguio. Medyo busy pa. So please na-interview kita. Mr. Continental International 2022, Mel Mark Persino. Bye everyone!